So, naka-standard tuning tayo guys at meron tayong capo sa 4th fret. So, remind ko lang guys, naturo ko na ito sa nakarang araw kung nakikita nyo. So, sa nakarang tutorial guys, so yung tinuro ko lang ay yung mga chords kung paano patugtugin ang verse, pre-chorus at chorus. So, ngayon ay turo ko sa inyo ay kung paano natin patugtugin ang intro, interlude at saka outro. So, huwag kayong maglala guys dahil ulitin natin lahat kung paano ko pinapatugtog ang verse, pre-chorus at chorus. So, bago tayo magsimula guys, make sure na ka-subscribe ko yung channel ko at i-hit ang like button para ma-update kayo sa mga bago kong i-upload na tutorial videos. Maraming maraming salamat. So, magsimula na tayo sa intro. So, sa intro guys, napakadali lang. So, ang unang chord ay G. So, ang playing pattern ng G ay ganito. So, paano ba yun? So, una guys, kalabitin nyo isa-isa ang note, ang 6, 4, 3, 2. Pagkatapos yan, break sa 4, 3, 2. So, pagkarating nyo sa 2, lalagyan natin ng 3rd fret, 2nd string. So, ganito siya. So, ganun ang playing pattern ng G. Pagkatapos yan, B minor 7, ang susunod. So, ang playing pattern ng B minor 7 ay ito. So, ganoon ang playing pattern niya. So, paano ba yun? So, una guys, kalabitin nyo ang 4th string. Pagkatapos nyo makalabit ang 4th string, sama natin ang hammer-on dito sa 3rd string ng 2nd fret. So, hammer natin. So, ito siya. Pagkatapos yung hammer-on, so, i-hammer-on din natin ang 1st fret ng 2nd string. Ngayon, sige siya. Pagkatapos niyan, i-hammer on natin ang second string sa third fret na may kasamang bass na B. So, ganyan siya. So, dalawang note lang ating kakalabitin. So, dapat nakasuporta ang first fret ng second string para makahammer on tayo sa third fret. So, ganyan siya. So, ganito siya patutugin. Pagkatapos lang guys, sunod ay ganito, pull off. So, paano ba yun? So, i-pull off nyo ang 3rd fret ng 2nd string. Ganito. So, dapat nakasuporta ang 1st fret para makapull off kayo sa 3rd fret. Ganito siya. Pagkatapos yung mapull off. So, sa pull off guys, parang kinakalabit nyo lang. Ganito. Pagkatapos yung mapull off, i-pull off nyo rin ang 1st fret ng 2nd string. Pagkatapos nyo ma-pull off, kalabitin nyo ang 3rd string ng 2nd fret. So, ganito siya. Sisabag guys, ganito siya. So, dapat guys, pabilisan. Pagkatapos nyo ma-pull off, ang susunod ay riff, ganito. So, paano ba yun? So, una guys, i-slide nyo ang 3rd string ng 2nd fret papunta sa 4th fret. Pagkatapos yung may slide sa 4th fret, i-pull off nyo papunta o pabalik sa 2nd fret. So, ganito siya. Pagkatapos yan, i-pull off nyo pa. So, parang kinakalabit nyo lang. So, ganito siya. Pagkatapos yan, na sunod ay C add 9. So, ang playing pattern ng C add 9 yung ganito. So, napakadali lang. So, ang kinakalabit nyo lang ay ang 5, 4, 3, 2. So, 3 times dito yung kalabitin. Ganito. So, ang una guys ay bass. Tapos, tatlong note. Pagkatapos yan, balik sa tatlong note. Siya pa. Pagkatapos yan, C minor 7. Tapos ang panghuli ay C minor 6 over D. So ulitin ko simula guys, ganito siya.
So, ganun ang patugtugin ng intro. So, pagkatapos ng intro guys, pasok na tayo sa kanyang verse. So, sa verse guys, napakadali ng mga chords. So, limang chord lang ating gagamitin sa buong kanta. So, ang unang chord ay G, B7, ito, C major 7, C minor 7, at saka ang panghuli ay D9 suspended. So, napakadali ng mga chords. At saka guys, ang kanyang rhythm pattern, so ganito siya. So, paano ba yun? So, una guys, kalibitin nyo isa-isa ang note ng bawat chord, ganito. Pagkatapos niyan, tap. Pagkatapos niyan, kalibitin lahat ng note. Pagkatapos niyan, note. Tapos tap. Tapos lahat. Sige siya. So, ganun ang kanyang rhythm pattern. So, kung nahihirapan kayo, pwede rin strumming, ganito. So, paano ba yun? So, na guys, dalawang down. Down, down. Pagkatapos yan, tatlong up. Up. Pagkatapos ng tatlong up. Down, up, down, up. Ganyan siya. Down, down, up, 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 down, up, down. Change chord. Down, down, up, 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 down, up, down. Ganun ang kanyang rhythm pattern. So, kayo nang bahala guys kung anong rhythm pattern yung gagamitin nyo. So, ang unang chord ay G. So, ganito siya patutugin. Second stanza. Pagkatapos yung guys, pre-chorus. Just like the day. Save sila. The day I thought we'll never say that you love me. That will last forever. It's cold outside. Like when you want to die. Why you want to die. Pagkatapos yung guys, chorus. So, pagkatapos ng chorus guys, ay turn naman natin ay yung interlude. So, sa interlude guys, napakadali lang. So, ang unang chord ay G. So, ang plucking pattern ng G ito. So, paano ba yun? So, una guys, 6, 6, 4, 3, 2. Pagkatapos yun, balik sa 3. Okay siya. Pagkatapos yan, nasusunod, ganito. So, paano ba yun? So, una guys, kalabitin nyo ang 4, 4, 3. Pagkatapos yan, balik sa 4, 3. Tapos, 4, 3. So, 3 times mo pala natin itong litin. So, ganito siya. So, pagkatapos ng 3 times, i-slide natin. So, ang susunod na chord ay C major 7. So, sa C major 7 guys, i-slide natin. So, magsisimula tayo sa 2nd fret, tapos i-extend natin ang bass papunta sa
3rd fret. So, ganito siya. So, pagkatapos yung may slide, kalabitin nyo ang 4, 3, 2. So, sa 2 guys, sama natin ang hammer-on dito sa B fret. Pagkatapos yung ma-hammer-on, kalabitin nyo ang 5, 4, at saka 3. So, ganito siya. So, ulitin ko sa G. So, ganun siya. Pagkatapos yan, susunod ay riff. So, same lang sila ng riffs. Itinuro ko sa intro. I-slide nyo. Papunta sa 4th fret. Tapos, i-pull off nyo. Pabalik sa 2nd fret. Ganito. Pagkatapos yan, si add 9. Tapos, si minor 7. Tapos, ang panguli ay si minor 6 over D. So, may pagkatulad sila sa intro. So, ganito siya patutugin. So, sablan natin. Slowly lang. So, ganun patutugin ang interlude. So, pagkatapos ang interlude guys, balik lang kayo sa verse 2. So, pagkatapos nyo matugtog ang verse 2, so 2 times natin itong patugtugin. Pagkatapos yan, pre-chorus. Just like the day that I met you. Same lang sila. Death of forever. Say that you love me. Nevertheless, remember it's cold outside. Like when you want to go live. I want to go live. Chorus. So, pagkatapos ng chorus guys, so pasok na tayo sa panghuling part, ang outro. So, sa outro guys, tugtugin ko muna. So, ganito siya. Do you ever think of me? Because I think of you. So, ganun ang patutugin ng outro. So, ang unang chord nga pala guys ay si major 7. So, sa si major 7 guys, freestyle lang na plucking, ganito. Pagkatapos yan, B minor 7, so freestyle din. Pagkatapos yan, E7, ganito. So, freestyle din. Pagkatapos yan, D9 suspended, because I think of you. Because I think of you. Tapos, ang panghuling chord natin ay Jesus 4, ganito. So, sa Jesus 4 guys, freestyle na plucking ganito. So, freestyle lang sa lahat. So, ulitin ko simula guys, ganito siya. So, ganun siya patugtugin. So, hopefully guys, may tutunan kayo sa turo ko kanta. So, upayo ko lang guys, mag-practice lang kayo na mag-practice. Bye-bye!